Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito ako ngayon sa C5 Makati. Samahan niyo akong bumiyahe papuntang Quezon. Kasama ko nga pala ang aking anak. So, halina at samahan niyo kami. So, ayan guys, nakikita niyo ang linis at ang luwag ng kalsada kasi gabi pa yan. So, mas maganda magbiyahe ng ganito. Yun nga lang, dapat pinaghahandaan kasi dapat hindi ka inaantok. Dapat may kompleto kang tulog and dapat na-check mo yung sasakyan niyo mo bago ka bumiyahe. Iwas aksidente, iwas abala, iwas delay, iwas averya mga kasama. Okay. So, guys, dito sa part na to, nasa Laguna na kami. Tinatahak namin ang Laguna. Nakalagpas na kami ng San Pedro. So, papunta na kami ng National Highway, which lang tutumbukin namin is papunta kami ng Turbina. And then afternoon, so, susundan na namin yung highway papuntang Quezon Province. Yung daang papuntang Bicol, mga kasama. So, samahan mo. Patuloy nyo kaming samahan sa biyahe na ito. And ito na nga, bali, tinatahak na namin yung kalsada papuntang Turbina, Laguna. So, ito, sabi ng anak ko, pahinga lang muna pa, masakit na ang pet ko. So, pinagbigyan ko naman kasi medyo malayo talaga yung biyahe. So, unat-unat lang ng katawan, sipa-sipa, and to avoid yung mga pagkaantok. So, kailangan magpahinga. So, yan, makikita ninyo, nandito na kami sa paliko ng Santo Tomas. So, tinatahak na namin yung National Highway and papunta na kami ng Quezon Province. So, ang ganda ng biyahe pa din, smooth, walang madaming sasakyan, hindi matrapik kasi umaga pa yan. So, mga kapatid, yan nga po pala yung Mount Makiling na matatanaw ninyo pag bumabiyahe kayo galing ng Maynila o galing ng Bicol papuntang Maynila, galing ng Maynila papuntang Bicol and Quezon. So yan, oh, nagliliwanag na ang ganda ng himpapawid, mga kababayan, mga kapatid, mga kasama, di ba? So nadaanan namin yung SM San Pablo. Medyo mabilis yung biyahe namin dahil yun nga, katulad ng sinabi ko, maluwag yung daan. So hindi siya masikip at matrabik. So lagpas na kami. Ito na yung boundary ng Welcome to Quezon. Tapos na kami sa Laguna. So yan, unang bayan, Chaong Quezon. And syempre, mga kabayan. Bali, kakain muna kami at napili namin huminto dito sa gotohan. Ito yung gotohang, ang goto ay gotong Batangas. So kung mapapansin ninyo, medyo kakaiba siya unlike sa ibang goto. So ito guys, lamang loob ng baka. Pwedeng yan lang yung kainin mo o kaya gusto mong magkanin, okay din naman. But kami, mas pinili namin na yan lang kain namin, light lang na kain, iwas antok. Kasi pag dumami ka ng kain, pag nagkanin ka, plus yan, mabubusog ka. Ang kasunod dun, aantokin ka. So, delikado sa biyahe. Ang inaantok, dapat gising na gising ka, mulat ang kalsada, ang mata mo sa kalsada, and focus ka sa biyahe mo. Kahit maluwag pa yan, huwag magpakampante. Laging alerto dapat kapag bumabiyahe. Guys, di ba? So, kung kanina nakita ninyo yung Makiling, ngayon, ito naman yung madadaanan mo sa bandang Quezon. Makikita mo naman yung Mount Banahaw. Di ba? Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. And dahil nadaan kami sa Sariaya, na bandang Sariaya na to. So, ma-avoid mo ba na hindi bumili ng Pinagong Sariaya? So bumili na din kami. Guys, kung bumabiyahe kayo na papuntang Bicol and Quezon at may sasakyan kayo, bili kayo niyan, the best yan. Panalo yung Pinagong Sariaya, mga kababayan and mga kapatid. So ayan, biyahe na uli. And ito na yung papuntang Lucena City. At diniretso mo yun papuntang Tayabas, Quezon. So pag lumiko ka sa kanan, ito yung papuntang Lucena City. And nag-diversion na kami. Hindi na kami dumaan sa city proper mismo ng Lucena. Diversion para mabilis and tuloy-tuloy ulit. Wala ulit traffic, walang madaming mga sasakyan. So, time check, mga bandang 6 na yan ng umaga. Tuloy-tuloy pa din yung biyahe namin. And napakaluwag ng kalsada. Maganda din, sementado, asfaltado. So, may mga ongoing construction. So, kailangan ninyong
mag-ingat. So ayan, Pagbilao. Welcome to Pagbilao, Quezon. Ang bilis ng biyahe namin, di ba? Kasi nga, walang madaming mga sasakyan. Tuloy-tuloy lang yung biyahe namin. So ito, ito yung tinatawag na bayan ng Pagbilao. After ng Lucena, ito yung unang bayan na madadaanan nyo papuntang Quezon and Bicol. Maluwag pa naman, pero pag bumiyahe kayo din ng weekdays, saka medyo tanghali na, masikip na yan kasi medyo maliit yung kalsada sa bandang area ng Pagbilao, Quezon. So binalikan ba namin yan kasi medyo hindi daw maganda yung kuha, sabi ng aking videographer na anak ko. Okay, and eto na, lumagpas na kami ng Pagbilao, Quezon. So papunta na kami ng bayan ng Agdangan. So ito yung papuntang Bundok Peninsula. Pag dinerecho nyo yung kalsada, yan yung papuntang, yun yung papuntang Bicol. So kumanan kami, papasok kami ng Bundok Peninsula kasi dun ang daan papuntang Agdangan, Quezon, which is yung aking bayang sinilangan. So kung mapapansin niyo guys, ang laki ng improvement ng kalsada na yan. Dati hindi yan sementado, luwak-luwak talaga yan. Pag maulan, maputik. Pagka naman summer na, maaligabok. So kung ngayon, no, huminto kami dyan, so ang ganda, ang kinis ng kalsada, ang ganda ng pagkakaasfalto, kumpleto yung linya, kumpleto yung sa gilid, yung mga signage. Okay, so kudos sa namamahala ngayon sa Quezon Province. Alagang-alaga ninyo yung kalsada na dating napabayaan. So ang tagal namin nagbibidyo yan, walang dumadaan kasi nga Sunday yan ng umaga. So hindi busy yung street, sana ganyan yung EDSA, di ba? Ang saya-saya. And ganyan din yung gilid ng EDSA. Ang saya-saya. So yun, tuwang-tuwa kami dyan. And tagal namin nagtambay-tambay kasi kailangan din namin mag-stretching kasi nga medyo malayo na yung nilakbay namin from Makati. Nandito na kami ngayon sa Bundok Peninsula. So yan, back-back na uli, biyahe na uli. And nandito naman na kami ngayon sa bayan ng Padre Burgos, Quezon. So isang bayan na lang guys, and Agdangan na. Lumalapit na kami sa katotohanan. Medyo napapagod na din ako at nagugutom na naman. So yan, eto na, papasok na kami sa bayan ng Agdangan. O diba? Ayan na, bayan na ng Agdangan, mga kababayan. Okay, so kung mapapansin ninyo, tuloy-tuloy talaga, and yung kalsada napakakinis, napakaluwag. And ngayon ang nagiging problem lang is, sabi ng mga kababayan ko dyan, is dahil nga maganda yung kalsada, mabilis yung mga sasakyan, may mga aksidenteng nasasagasaan yung mga tumatawid, hindi na anticipate na yung sasakyan is malapit na, akala nila kaya. So ingat-ingat sa mga nagbabiyahe din, sa mga may mga sasakyan na dumadaan sa area na yan. So focus din lang sa kalsada kasi baka biglang may tumawid. Ayun nga pala guys, dyan nga pala ako nagtapos ng high school. Yan yung school ko noon, di ba? And hindi ko yan kinahiya. Madami akong natutunan dyan. So malapit na malapit na malapit na kami sa bayan ng aking tiyahin, ang aking tita Bilma and Tito Incloy. Birthday nga pala niya, 60 years old. Kaya kami pumunta at umuwi sa Quezon kasi makikikain kami sa kanyang handa. So yan yung bahay niya, and liliko na kami dito. And dito na din matatapos ang vlog na to kasi i-end ko na and baluwak na yung daan. Okay, bye guys. Okay, abangan nyo yung part 2.